Alam mo, gandang-ganda ako kapag nakikita ko, no? Kahit sa picture lang o kaya sa tawag dito sa mga video sa YouTube, yung Saturn. Kasi diba dun sa ring niya? Tapos may mga napapanood ako dun sa what if kung halimbawa merong ring ang ating mundo. Ang ganda niya pag masdan, no? Makikita mo sa kalawakan merong ring. So saktong-sakto, meron palang video si Mr. Pantas about dito, no? Ayan mga kapatid, Mr. Pantas, baka di pa kayo subscribers niya. Alam ko naman na marami na sa inyo subscribers niya, pero eto, magre-reaction video tayo dito sa title na Paano kung may Earth Rings, o kung paano kung may ring ang din ng Earth, mga kapatid. Mabubuhay kaya tayo? No, maganda man sa paningin, pero syempre meron yang consequences. So ano yun? Ano yung consequence na yun? O tayo ba ay mabubuhay kung merong ring ang ating planeta? So yan ang ating panonoorin, mga tol. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga kapatid. Libre ang matuto. Paano kung may Earth Rings? Mabubuhay kaya ang tao? Yan ang ating aalamin. Sa ating solar system ay may mga planetang may singsing na nakapalibot dito. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Paano kung meron din ng Earth? Ito ang pwedeng mangyari. Napakagandang isipin na mayroong singsing ang Earth na nakapalibot dito. Kaya napanood yan sa what if. Pero kung meron nga, baka hindi natin kayanin. Pero bago tayo magsimula, dapat malaman nyo muna kung papaano nga ba nagkakaroon ng singsing ang isang planeta. Nabubuo ito dahil sa gravitational force ng isang planeta. Meron tayong tinatawag na Roche limit. Ito ay gravitational pull na nabubuo dahil ang mga planeta ay patuloy na umiikot sa kanyang axis. Halimbawa na lang sa Jupiter, kapag lumapit ang anumang bagay sa Roche limit nito, ay madudurog ito dahil sa lakas ng gravitational pull. At di magtatagal ay magpapaikot-ikot lamang ito at magsisilbing singsing ng isang planeta. Ganon din naman sa Earth. Ang Moon ay ang pinakamalapit na bagay sa Earth, pero nasa labas ito ng Roche limit. Kung ilalapit natin ang Moon sa loob ng Roche limit, ay madudurog ito. Pagdating ng panahon, ito ay magpapaikot-ikot lamang sa Earth at magsisilbing ring nito. So malayo palang bumangga ang Moon, no? Malayong bumangga ang Moon sa ating Earth. Kasi kapag pumasok siya sa Roche limit natin, eh madudurog siya, no? Pero paano kaya yung mga asteroid, mga kometa na nakakapasok sa Earth? Siguro mas malaki yun. No, mas malaki yon bago pa sila pumasok ng Earth. Nung pumasok sila sa Roche limit, nadurog muna sila, no? Tapos onti na lang yung bumagsak sa atin. Pero hindi ito magiging katulad ng sa Saturn na binubuo ng malalaking yelo. Dahil mas malapit tayo sa araw, hindi magtatagal, ito ay magiging bato na napakatigas. Magiging napakaliwanag ng kalangitan kahit sa gabi dahil sa refleksyon ng araw na nanggagaling sa singsing na ito. At darating ang araw na hindi na natin kakailanganin pa ang buwan. Yun ay kung may buwan pa. Magiging napakaganda nito sa mata. Pwede ka mag-selfie kahit saan. Pero marami itong kapalit. Sa mga oras na mangyari ito ay hindi na usapin kung may buwan pa ba o wala na. Dahil mahaharangan rin lang naman ito ng singsing na nakapalibot sa Earth. Gaano nga ba kahalaga ang buwan? Ang ating buwan ay panglima sa pinakamalaking buwan sa buong solar system. Nasa Jupiter naman ang pinakamalaki na tinawag na Ganymede. Ang buwan ay binubuo ng iron, magnesium, oxygen at silicon. Ito ay kasing laki ng China kung pag-uusapan natin ang diameter.
Ang buwan ay hindi lamang para bigyan tayo ng liwanag sa gabi. Napakalaki ng ginagampanan nito sa ecosystem. Sa karagatan na lang halimbawa, ang buwan ang tanging dahilan kung bakit mayroon tayong high tide at low tide. Paano nga ba ito nangyayari? Ang buwan ay may sariling gravitational pull na humihila sa tubig papalapit sa kanya. Ibig sabihin, kung saan nakatapat ang buwan ay yun ang nakakaranas ng high tide. Kapag naharangan na ang buwan o tuluyan itong mawala ay magiging payapa lamang ang dagat. Magsisimulang mamatay ang maliliit na hayop na kumukuha ng pagkain sa tabi ng dagat. Kapag naapektuhan ang maliliit na hayop ay hindi magtatagal maaapektuhan din ang mga malalaking hayop. Dahil hindi na-balance ang ecosystem sa karagatan ay maaaring magkandamatay ang lahat ng hayop na nakatira dito. Hindi lang karagatan, maging ang kagubatan ay magiging sobrang apektado dahil dito. Simulan natin sa mga halaman. Ang mga ito ay mahihirapan sa pagproseso ng photosynthesis o pagproseso ng pagkain nila na nanggagaling sa solar energy. Dahil dito ay kukonti ang supply ng oxygen at marami sa atin ang mahihirapang huminga. Ang ating mundo ay magiging mas malamig dahil napakaraming lugar ang mahaharangan nito. Maaari itong magyelo at maging ang mga halaman ay mahihirapang magtagal. Gaya ng Saturn na nasa una nating video, ay mauubos din ang singsing nito pagdating ng panahon. Pero hindi ito magiging ring rains kung hindi matitigas na bato. Siguraduhin mong nasa loob ka ng bahay kapag nangyari ito. At siguraduhin mo ring bato ang bubong nyo dahil napakahirap matulog kung yero. Sa unang araw na magkakaroon tayo ng earth rings, sigurado ako lahat mapapaselfie. Pero pagdating ng araw, lahat tayo ay dapat nasa loob ng bahay habang pinapanood ang pagbagsak ng mga bato at habang inaantay na unti-unting maubos ang resources ng ating daigdig. Imagine mo no, sa ibang bansa nagkakaroon sila ng hailstorm mga kapatid. Yung umuulan sa kanila ng yelo pero hindi niebe no, mga tipak ng yelo. Yung tipong mga tigda dos, yung binebenta sa kapitbahay natin no, yung mga ganong yelo. Pero yung umulan ng ganon sa Pilipinas no, makabutas ang mga bubong nun. Ang dami pa naman dito mga yero bubong no. Ngayon, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Gusto mo bang magkaroon ng earth rings? Parang wag na lang. I-comment ang iyong sagot. Bago tayo matapos, ay washout muna sa first 10 comments natin. Alright mga kapatid, magwa-washout na si Mr. Pantas. Pero ang ganda no, ang ganda sana kung merong earth rings no. Ang ganda sa mata, ang ganda tignan. Pero katagalan din naman, makakasanayan mo na yun eh, di ba? Parang ano, di ba pag nakakakita tayo sa ano, pag napapadaan tayo sa airport, tapos nakakakita tayo ng mga pa-landing at sa mga papalipad na eroplano, di ba manghang-mangha tayo kasi ang baba nila. Pero yung mga taga doon, wala na, sanay na sila masyado. Sanay na sila masyado. So ganun din, no? Sabi ni Mr. Panta, sa unang araw, mga unang buwan, siguro na meron tayong earth rings, eh talagang manghang-mangha tayo, ang ganda sa paningin. Pero paglipas ng panahon, sanay na tayo yan, di na natin masyado pinapansin. Pero ang kapalit naman nun, yun nga, no? Hindi maganda. Siyempre, pag may earth rings dyan, minsan hinaharangan niya yung sinag ng araw, maapektuhan yung ibang halaman. Ibang lugar, malabig talaga, no? Maapektuhan din yung tawag dito, yung karagatan natin at saka yung ecosystem sa karagatan. So, maaapektuhan din pati oxygen natin. So, mahirap mga kapatid, no? Kaya talagang perfecto ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos itong mundo natin, no? Talagang ginawa niya ang mundo natin na livable. Kumbaga, unang-una, nilagay niya tayo sa Goldilocks zone. Diba? Ang mundo natin, may sapat na tubig, sapat na resources, may mga halaman, may mga hayop. Diba? Andirito na lahat ng kailangan natin, eh. So, bakit pa natin kailangan tirahan yung Mars, no? Alagaan na lang natin tong ating Mother Earth, mga kapatid, at tiyak mabubuhay tayo rito ng maayos. So, ano masasabi niyo rito sa video na ating napanood mula kay Mr. Pantas? Kayo, gusto niyo bang magkaroon ng Earth ang ating ring? Magkaroon ng ring ang ating Earth, mga kapatid? Comment niyo sa baba at babasahin natin yan sa susunod nating mga video. So shoutout ulit tayo mga kapatid sa ilang mga kapatid natin na nag-comment, no? Shoutout kay Miriam Cantores,
Shout out kay JNB Bataga. Yan, shout out kay hindi ko na binabasa yung comment kasi ito ay ano na tag dito. Mula sa iba't ibang video, no. Shout out kay William Gade Luwayon. Uy, Luwayon. Shout out din kay Gerald Gonzaga. Salamat kay Gerald Gonzaga sa pag-comment. At salamat, shout out din kay Amelia Kalitis. Yan, shout out. Sabi niya, sino daw ang Antichrist? Yung Papa daw sa Roma, sabi ni Amelia Kalitis. Sabi naman ni Yeshua Christi, kung may anti, may pro. Kaya pro Satan ng Antichrist. Yan. So, shout out din kay Grace Gang. At shout out din kay Arnold Mancera. Shout out kay Poseidon. Wow, ganda ng name mo ah. Shout out din kay Edgar Legs. At shout out kay LC Paring. At last natin, shout out kay Ramil Langaman. Yun. Maraming salamat mga tol sa inyong patuloy na panonood. No? Sana meron na naman tayong bagong natutunan. Hindi lahat ng maganda sa paningin na ikabubuti natin. Yan ang ating natutunan ng aral ngayong araw na to. Kaya maraming salamat. Huwag ninyong kakalimutan sana na mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo kapag gagawa ulit tayo ng mga panibagong video na katulad nito. So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!